Bibigyan ko kayo ng pangmalakasang tips and tricks para maging eligible na din kayo sa InStream Ads. Char lang. What's up, madlang people? This is Ombuy TV, ang kokok sa YT, right? Madlang people, every upload ko ng video ay nagbibigay ako ng shoutout. Kaya kung gusto nyong ma-shoutout on my next video, just comment down below. At sa mga nag-comment sa previous video ko, may pa-shoutout kayo. Kaya tapusin nyo itong video ko kasi ang shoutout ay nasa dulo. At sa mga nagko-comment dyan, pasensya na kayo kung matagal akong mag-reply sa mga comment ninyo kasi medyo busy lang. I try my best na sagutin lahat yung mga katanungan ninyo, madlang people. Nagkaka-insomnia na naman ako, wala na akong tulog nito. Kita nyo, puro na ako ay bugs, right? Marami pong salamat sa patuloy niyong panonood sa mga video ko. At meron na po tayong 11,000 subscribers dito sa YouTube. Marami pong salamat sa mga new subscribers. At yung hindi pa nakasubscribe, baka naman. At sa Facebook page account naman natin, meron na tayong 9,000 followers. So malapit na po nating makuha yung 10,000 followers. At para ma-unlock na natin yung subscription ni Facebook. Marami pong salamat sa mga new followers ko sa Facebook at sa mga hindi pa naka-follow, baka naman. Let's talk about InStream Ads. Pansin ko this month or this week, madalang yung mga ads na lumalabas sa mga video. Kasi ang dami kong pinapanood na video sa Facebook, madalang lang akong makakita ng mga advertisement. Ewan ko kung ako lang yung nakakapansin nito. Imbis kaka-eligible ko pa lang dito sa InStream Ads, nawala na agad ng ads. Facebook, ano ba yan? Not alright, alright. Update ko lang kayo, madlang people. Meron na po akong kinita dito sa InStream Ads. Alam nyo naman, kaka-eligible pa lang itong account ko na Tomboy TV. Pero meron na po tayong kinita dito sa InStream Ads. Kaya marami pong salamat sa patuloy niyong panonood sa mga video ko dito sa YouTube at sa Facebook. Hindi po kalakihan yung kinita ko kasi alam niyo naman, walang mga ads na lumalabas sa mga video natin. Pero at least meron tayong kinita. At yung mga nag-share ng video ko, marami pong salamat. Malaki pong tulong yung pag-share ninyo ng video ko kasi marami pong nakapanood sa mga video ko. At sa dami kong nare-receive na comment dito sa YouTube at sa Facebook, kasi gusto din nilang magkaroon ng InStream Ads yung mga Facebook account nila. So bibigyan ko kayo ng pangmalakasang tips and tricks para maging eligible na din kayo sa InStream Ads. Char lang. At para naman sa hindi nakakaalam kung ano itong InStream Ads, ito yung mga advertisement na lumalabas sa mga video natin sa Facebook. At alam ko familiar kayo sa mga sikat na vlogger sa Pilipinas. Sa tuwing nanonood kayo sa mga video nila, meron na itong mga advertisement na lumalabas. Ibig sabihin lang, eligible na yung account nila sa InStream Ads. At ito pala yung requirements para maging eligible tayo dito sa InStream Ads. Kailangan magkaroon tayo ng 5,000 followers at 60,000 minutes views. At kailangan meron tayong 5 videos na active na patuloy nagkakaroon ng views. At eligible ito sa Facebook page account at Facebook account. At kapag Facebook account naman ang gamit ninyo, ay kailangan naka-turn on into professional mode. Tips ko sa inyo, madlang people, para mabilis ninyong makuha yung 60,000 minutes views para maging eligible na kayo dito sa InStream Ads ni Facebook. Upload 3 minutes longer video. Mas maganda kung mas mahaba yung video natin para mabilis nating makuha yung 60,000 minutes. At kahit anong video pa yan, pwede nyong i-upload basta walang violation. Kasi hindi naman natin alam kung anong video yung papatok at magkakaroon ng views. Kaya kung may mga video kayo dyan, i-upload nyo lang. Alay nyo, may isa kayo sa mga video na mag-viral at makuha nyo na yung 60,000 minutes views na requirements dito sa InStream Ads. At kung mahilig naman kayong mag-live, pwede rin kayong mag-live para makuha ninyo yung 60,000 minutes. At kung may mga mag-replay ng mga live ninyo, cover din yun sa 60,000 minutes views. Lalo na kapag maraming manonood sa mga live streaming ninyo, so mas mabilis ninyong makuha yung 60,000
minutes views. At madlang people, huwag kayong mahiyang mag-share sa mga video ninyo. Kasi malaki pong tulong yung pag-share natin ng video kasi posibleng maraming makapanood sa mga video natin. So, mas mabilis nating makuha yung 60,000 minutes views. Kung may mga social media account naman kayo, pwede nyong i-share yung video ninyo para mas maraming makapanood. Tandaan nyo, itong 60,000 minutes ay kailangan lang natin itong makuha within 60 days or within 2 months. So, sample, lagpas na 2 months kung hindi nyo makuha ito, so mag-back to zero na naman kayo. Yung mga nagtatanong about dito sa boost post ni Facebook, kung nag-iisip kayo na mag-avail sa boost post ni Facebook para makuha ninyo yung 60,000 minutes na requirements dito sa InStream Ads, hindi po covered yung minutes views na makukuha natin sa boost post. Kaya nagsasayang lang po kayo ng pera kung yun ang pakay ninyo. Kailangan po natin makuha yung 60,000 minutes sa mga organic viewers natin. At ang pinaka-importante, madlang people, gumawa tayo ng mga informative video. Gumawa tayo ng mga searchable at shareable na video. Diba kapag nagugustuhan natin yung mga video, automatic sinishare natin ito. So kapag magustuhan ng mga viewers yung mga video natin, hindi na natin kailangan sabihan na i-share nila yung video natin. So sila na yung magkukusang mag-share sa mga video natin. Malaking tulong yung pag-share nila sa mga video natin para madagdagan yung mga views natin para makuha na rin natin yung requirements ni Facebook na 60,000 minutes views. Ako nga hindi ko ina-expect na maging eligible yung Facebook page account ko sa InStream Ads. Actually, sa YouTube talaga ako nag-upload at palagi akong sa YouTube kasi sa YouTube na ako kumikita. At kung napapanood nyo yung mga previous video ko sa Facebook, halos 1 minute or minsan wala pang 1 minute yung mga ina-upload ko sa Facebook. Kasi gusto ko lang mag-post sa Facebook kasi maraming nagpi-Facebook. At para mapanood nila yung video ko sa YouTube. At sinasadya ko talaga na short video lang yung i-upload ko sa Facebook kasi gusto kong pumunta sila sa YouTube channel ko at doon panoorin nila yung full video. Kung gusto nyong mapadami yung mga views ninyo sa YouTube, effective yung pagpo-post ng short video sa Facebook. Kasi kusa silang pupunta sa YouTube channel mo kasi gusto nilang mapanood yung full video. Effective sa akin yan, madlang people, kaya pwede nyong itry. Malay ninyo, maging effective din sa inyo. At hindi ko rin nakalain na magkakaroon ako ng maraming views dito sa Facebook. Dahil sa pagkakaroon ko ng views, nakuha ko yung requirements na 60,000 minutes para dito sa InStream Ads. Maniwala kayo't hindi, mas una ko pang nakuha yung 60,000 minutes kaysa dito sa 5,000 followers. Actually, mabilis lang naman makuha yung followers kasi nga pwede mo naman i-follow to follow. Right. Pero itong 60,000 minutes, mahirap itong makuha kapag wala kang views sa mga video mo. At dahil na din dito sa niche ko na tutorial, nagkaroon ako ng mga organic viewers. Kaya mas napabilis yung pagkuha ko sa requirements dito sa InStream Ads. Kaya importante talaga, madlang people, na magkaroon tayo ng niche para hindi tayo mahirapan na makuha yung requirements dito sa InStream Ads. Kasi yung mga followers na yan, kusa na lang yan silang magpa-follow sa'yo kapag magustuhan nila yung mga video mo. Kaya huwag lang kayong mawala ng pag-asa, madlang people. Habang wala pa kayong niche, mag-upload lang kayo ng kahit anong video. Kasi you'll never know kung ano yung video yung papatok at kung ano yung video na tatangkilikin ng mga tao. Actually, hindi pa naman ako kumikita ng malaki dito sa Facebook. Gaya nga ng sinabi ko, kahit piso-piso pa yarn, pera din yarn. Alright. Mag-upload lang kayo, madlang people. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Everything will be alright. Alright. At yung mga nagtatanong naman about sa pag-setup ng W8BIN para sa tax, at yung paglalagay ng bank details. At kung gusto niyo namang i-set up, meron po akong step-by-step tutorial dito sa YouTube. So, mabilis lang po nating i-set up kapag eligible na yung mga account natin. Kung eligible na yung account ninyo sa Ads on Reels, Stars on Reels, Bonuses, InStream Ads, at itong paid online events, meron po akong step-by-step tutorial paano natin ito ma-set up. So, hanapin niyo lang sa mga video ko dito sa YouTube. At marami pong salamat sa paulit-ulit niyong pag-share sa video ko. Yung mga nag-share ng video ko sa Facebook, may pa-shoutout kayo. Dahil po sa pag-share ninyo sa video ko, nadadagdagan yung views ko. Marami pong salamat, madlang people. And I thank you. This is Tomboy TV. Thank you for watching.
Bye. Thank you.